Magandang araw sa ating lahat. Pasensya na kung may konti akong video na ginawa dahil mahirap lang kasi. Mahirap yung wala tayong nagagawa. Hindi man lang tayo nagpapahayag ng mga saloobin natin sa nangyari. Especially po sa amin na tagagukutan po, lugar po namin, kamag-anak po namin. Sa mga kapulisan dyan, yung mga staff, kami po bilang taga doon po sa aming barangay. Mahirap po na hindi magsalita dahil po sa mga ginawa nyo. Parang sobra naman po ata yung mga pinapalabas nyo sa social media. Mga sir, kayo na nga po yung namaslang. Kayo pa yung nagpapakalat ng mga maling nangyari po. Justisya naman po mga sir. Alam niyo po ano yung mali? Pinapalabas nyo pa na carnapping, mga BIFF, mga kriminal. Mga sibilin po yun sir, pinatay nyo sir. Ngayon sasabihin nyo pa na nanlaban? Hindi kayo nakukonsensya sa mga kamag-anak namin, mga bata na natroma. Dahil sa ginawa nyo, sana po kinuha na po ninyo lahat. Huwag lang po yung mga buhay nila. Sa social media, ang babayas nyo po. Pinapalabas nyo na karnapin, hindi po mga sir. May permit po sila. Sila po ay nagbabayad ng tax. Yung mga motor po, karamihan po doon, taga sa amin po. Sanlaan po namin sila. Sila po yung mga tao na pinupuntahan namin kapag may problema kami. Pag may emergency kami, sa kanila kami lumalapit. Sinasanda namin yung mga motor namin, which is pinagpaguran po namin yun. Ngayon, sasabihin nyo po na ninako namin? Ninako yung mga motor? Hindi po, mali po. Sobra na po kayo, tapos may pa-congrats pa po kayo. Nilalagyan nyo sa social media, nakarnapin lahat, nilalagay nyo, samantalang yung mga civilian, yung babae, yung bata na pinatay nyo, hindi nyo nilalabas. Maging patas naman po kayo sana sir minsan, kahit minsan lang po. Tao rin po kami, oo, hindi kami Christian, hindi nyo kadugo. Pero wag po sanang ganun. Sabi nyo red lang yung nangyari, hindi po sir. Malinaw na hindi po red ang nangyari. Bakit? Hindi nyo hinayaan na makaalis yung mga civilian. Yung babae doon na isa, gusto lang niyang itakas yung anak niya dahil sa takot. Ayaw niyang madamay. Eh bakit niyo pa pinatay? Sana man lang po sir, naawa kayo. Ngayon masaya kayo. Dahil may mga achievement kayo, may napatunayan kayo sir. Gusto naman yung mga pamilya na dinamay niyo, yung mga civilian walang kaalam-alam. Pati ba naman yung mga bahay, mga personal na gamit nila, mga tindahan, paninda nila, mga cellphone, nakawin pa rin niyo. Ninako pa rin ninyo. Utos pa rin ba sa inyo yun? Hindi lang patayin yung mga civilian? Lahat ba ng bahay na tinaddad nyo, pinaulanan nyo ng bala? May search of warrant pa kayo, sir? Yung bahay po ba ng pinsan namin, may search of warrant po ba kayo, sir? Which is pinatay nyo po yung anak niya. Ngayon, gagawa-gawa kayo ng drama nyo, ipapalabas nyo po sa social media. May mga formation pa po kayo na lumalaban yung kalaban nyo. Paano sila lalaban, sir? Napapalibutan nyo sila, sir? Paano sila lalaban? Iilan tao lang yung mga doon. Oo, mapopromote kayo. Kasaludo sa inyo yung mga kasamahan nyo. Ngayon, ang saya-saya nyo ipinapakita sa social media na lahat na yung nakumpista nyo. Yun pala, ninakaw nyo sa mga kabahayan doon. May warrant of arrest po ba kayo doon sa ginawa nyo doon na pagnanakaw? Pero may Diyos po, matakot po sana kayo kung tama ba talaga yung ginawa nyo. Sana kinuha nyo, hinuli nyo, pinatay nyo. Doon kayo nagbuntun sa kung saan may warrant of arrest po kayo. Bakit po? Bakit po hindi? Bakit yung mga inosenteng tao doon ang dinamay nyo? Ngayon magsisinungaling pa po kayo sa social media. Pati mga motor namin na dugot pawis para mabili. Sasabihin nyo na ninakaw namin? Huwag naman po ganyan, sir. Wala kayong awa, wala kayong konsensya. Nakikita nyo na may nag-collapse doon nung time na nangyari yun. Hindi man lang ninyo nagawang bigyan ng tubig para tulungan man lang sila. Mga bata yun, civilian, mga inosente, mga sir. Bakit hindi? Yung mga bahay doon, bakit ninakawan pa ninyo? Ngayon, dahil mahirap kami, mahirap namin kunin ang ustisya. Pero gusto ko lang ipaalam, gusto ko lang sabihin na tao rin kami, mamamayan kami, dapat igalang din ninyo kami kahit hindi nyo kami kadugo. Oo, mga Muslim kami. Huwag nyo naman sabihin BIFF kahit hindi naman. Huwag nyo naman sabihin ng criminal kahit hindi naman. Yung mga tao doon, kami ngayon ang nahihirapan. Pamilya namin doon hindi nakakatulog dahil sa ginawa nyo. Hindi sila nakakatulog dahil sa takot. Kung sa inyo nangyari lahat, mga sir. Kung sa pamilya ninyo, hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi man lang kayo naawa. Kahit sa mga bata man lang, sana pinaalis nyo sila. Ngayon, hanggang sa pagtanda nila, dala-dala nila yung trauma na naranasan nila, nakitan-kita nila mismo sa harapan nila kung paano pinatay yung mga pamilya nila. Alam namin mahirap namin kunin ang hustisya dahil mahirap lang kami at hawak nyo ang batas. Gusto kong ipalam sa lahat nagsasabi dyan na mga motor kinarnap, hindi po totoo yan. Sobra na po yung ginawa nyo mga lahat, tapos ngayon magsisimuling pa kayo sa social media. Ang sakit-sakit mga kamag-anak namin yun eh. Pinatay nyo sila nung walang kalaban-laban. Pinagpapalil ninyo yung mga bahay nila kahit wala kayong warrant o pares. Talang hirap sa atin.
Dahil walang karapatan ng mahirap, hawak ng mga may posisyon ang batas. Nasa kami niyo ang batas, pero huwag naman ganito, sir. Wala kayong mga puso. Sana po matauhan po kayo. Darating din po sa inyo ang kama.